let your conversation be as if you are in the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. And in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Having the same conflict which he saw in me, and now here to be in me. Let's pray, Lord, mga salam sa inyong mga salita again na pag-aralan namin. Patuloy, Panginoon, nakita namin ang pisil na ni Paul, Panginoon, sa Philippians, kung saan na naikwento dito, Panginoon, ang pinagdadaanan nila bilang mga lingkod ni Panginoon. Siya po'y nag-apos na, pero ang katotohanan sa kanila ay sila po'y lalong tumapang, lalo pa ibang tao na nabalitaan, Panginoon. Sa alam na sila matakot, nabalitaan ng Panginoon, sila po'y tumapang at lalong lumaganap ang yung ebanghelyo. So I pray, ganun din po kami, Panginoon, na di mo discourage sa panahon na yung iba ay nangihina, yung iba ay na-persecute. Ba't kayo po yung papatuloy? Kaya kayo po maluhati. In Jesus' name we pray. Amen. Dami kong sasabihin. Mabulo lang. Title po nito is, ako po na po. May preaching na po ako dito last time. Kaya di ko nagagamitin yon. Earnest expectation. No? Pero ang title na lang this tonight is, By Life or By Death. By Life or By Death. Sino dito ang ano, gusto nang mamatay? Pangit eh. Pero parang ganun naman may ang tema ni Paul. Pero hindi, kasi nga, may dahilan. Amen? Lalo mga bata. Oh, gusto ko pa mag-asawa, pastor. Sino yung gusto? Hinahintay niyo ba yun? Palagay niyo masaya? Hindi. Siyempre naman, pero depende. Pero masaya yan. Pero iba kasi ganun eh. Kaya ganun yung pang-asal namin sa inyo. Pero tama po yun. Gusto natin, ayaw natin mamatay. Di ba? Kaya nga nakamask kayo, di ba? Kasi yun yung mga virus, di ba? You're not taking chances. Yung iba. Pero kausap ko yung office mate, sabi ko, yung papabakuna. Eh, papabakuna pa ba kayo? Check, napabakunahan ba kayo? Ilan? No. Ilan? Isa lang. Hindi na mabilang. Grabe. Buti itong mga to, hindi na. Kayo lang, no? Kaya isa lang. Anyway, punta sa COVID na naman. Kasi nga, yung buhay, no? Usap patay at buhay mamaya eh. Again, title po nito, By Life or By Death. So, tuloy po lang natin. Last week po ay nakita natin yung patotoo nga ni Paul, nabanggit doon na siya ay, pinahiwatig doon na siya ay nagapos. Ibig sabihin, nakulong. Ganyan po ang katindi yung paglilingkod ni Paul. Tsaka talaga pinaginitan siya kasi, sabi natin nga no, kahit po yung mga Muslim daw, alam nyo ba, pag Muslim ka tapos nag-convert ka, hindi yung ano eh, yung sa mga Kristiyano, asal sila, pero yung Muslim ka tapos naging Kristiyano ka, galit na galit yan. No? Ako pag may Baptist na naging Catholic, tatawanan ko lang yun. Pakirin, bahala ka sarili mo. Hindi ka ligtas, malamang. Diba? Pwede tayo natatreaten doon. Pero sila, kasi nga, mga insecure yan, mga Muslim. At mga Udyo. So, ganun po si Paul. Kaya matindi nangyari sa kanya, eh, patotoo niya, dati siyang Hudyo, napaka, ano niya pa, zealous na Hudyo. Sinasabi niya, di ba, sa Galatians, sa ibang place, sa Acts. So, siya po ay, nung na-convert siyang totoo, bigla siyang bumaliktad, at siyang pakialam eh. Kaya ngayon, mapatayin siya ng mga Hudyo. So, kaya, isa sa mga nangyari dito, hindi naman agad napatay, no, sa, ano siya eh, iningatan siya ng Panginoon eh. Kung naalala niya pa yung sa, ano natin, sa Acts. Talagang gusto na siyang patayin, kaso lagi siyang ano, it happens na pinaprotect siya sa Panginoon, no? Nababalitaan, no? And then, pupatek siya sa mga
mga centurion and others. Anyway, yun po nangyari ngayon. Nung nagapos nga siya, ha, kala mo, Paul, ha? Kala mo, ha? Sige, please, tapang mo, ha? Anong mangyayari sa'yo ngayon? Nakakulong ka na. Ha? Eh, buti sa ano, may nakakapag-chat pa rin siya. Nagla-live siya sa ano. Malamang pagkulong ka, talagang kulong ka. Wala rin, kahit sa atin ngayon, hindi ka pwede mag-ano. Unless, yung mga iba sa atin, eh. Meron ganun, may yaman, di ba? Kompleto, kala mo, nasa bilanggo, kala mo, nasa hotel, eh. Loko to mga to, eh. Hindi ako din iniwala sa kulong, ah. Hindi dapat talaga yun, pero yun ang sistema ngayon, eh. Sasabihin, so yun. So, kala ng mga kalaban, hindi na magpapatuloy yung gawain ni Paul. Ang gawain po ng Diyos, hindi mo pwedeng pigilan. Lalo, pag yung mga anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos. So, kaya nangyari sa kanya, last week po, no, yung pinaka-topic natin, kasi continuation lang po ngayon, eh. So, pwede ba nila si Paul nakatali? Eh, yung salita ng Diyos, pwede niya ba itali? Eh, nakatali na yung mensahero, eh. Eh, hindi lang isa yung mensahero, eh. Ganun po yung totoo. Kaya ngayon po, nabanggit ko lagi sa inyo, kaya ang daming kulto, kayo magtataka, ang style na ng Satanas ngayon, hindi na tayo patayin. Hindi na ganun. Ginawa niya, pinarami niya yung katotohanan. Okay? Maraming religion, maraming version ng Christianity. Yung mga taong, yung next generation ngayon, kaya katulad yung mga bata, tataka yung bata, sino ba totoo dito? Ganun ang labanan ngayon. Kaya, in a way, okay na rin yun. Kaysa naman pinapatay tayo, di ba? Pero in a way, napakahirap din. Lalo sa mga talagang, ano, basically, sino sa atin, soul winner ka. Sa case namin, ganun, kasi bilang pastor, pati nga ibang baptist, mga kalaban mo. So, napakahirap. Minsan, yung buong araw ko, doon lang ako nakaisip, anong gagawin ko next. Yung lang iniisip ko. Kasi parang minsan din kakontento, di ba? Of course, gusto mong maligtas karamihan ng tao, pero iba eh. Iba yung galawan. Anyway, si Paul, balik muna tayo kay Paul bago tayo mag-strategize sa sarili natin. No? Parang gusto ko lang makita dito, at nakita natin last week, hindi pwede lang pigilan ang salita ng Diyos. Pwede mo subukan, pero yun nga, kung basta sumusunod ka sa Panginoon, tuloy nangyayari sa kanya, balikan natin yun, sabi dyan. Ayan, binasa natin kanina. And many of the brethren of the Lord waxing confident by my bonds. Okay, ibig sabihin ng my bonds, ibig sabihin, siya ay nakulong, pero dahil siya ay nakulong, lalong tumapang po yung mga kapatid. So sabi nga sa inyo, mga soul winner na yun, mga preacher na rin yun. Hinuli lang yung ano nila, leader nila. Sa palagay mo, anong gagawin yun? Badala sa hindi, pag yung leader nyo nang hina, nahuli, nabilanggo, kung ano man yan, namatay. Depende nga sa atin, pero dapat hindi ganun eh. Kasi ang salita nun siya, dyan lang yan eh. Okay? Ang kailangan maipasa lang yung pastor, yung ano nga, yung attitude, yung pag-ibig sa salita ng Diyos. Siyempre, knowledge, marami. Kaya malungkot ako pag iba sa inyo, paliban-liban. Ito, pag tinitingnan ko yung ating preaching dito, yung mga siniseries natin, hanggat maaari, makukover natin lahat. At yung mga ilang taon na, kunwari, dalawang taon na kayo, ganyan. Supposedly, yung maturity nyo, nandun na. Pero pag paliban-liban, hindi kompleto. Baga, sino dito ang ano? Makilala tayong ganong bata, di ba? Palipat-lipat ng bahay, so nahihirapan sa pag-aaral. Eh, okay lang naman yun kasi ang aral ngayon, standard naman na ngayon yan. Eh, paano sa church? Eh, paano kung lumiban ka nga, hindi ka nag-church? Okay lang, lumiban ka ng church, okay pa. Anyway, so kaya sabi dyan, ito maganda sa kanila kasi talagang tinuruan sila ng tama at nag-responde sila ng tama. No? Kasi ganito po yan pag, ano, ngayon, ako nag-preach, kaya natuwa ko kay Ben. Sabagay ito, ano na rin ito eh. Kaya sabi ko lagi sa inyo, makinig din kayo ng preaching online, yung mga maayos. Ako, sa akin, okay yun. Pakinggan nyo lahat ng, ano, yung matututunan nyo. Hindi ako kinakabahan dyan kasi, bandang huli, kung matinurin kayo, magtatanong kayo kung sakali, parang may Calvinist kayo napakinggan. Ano rin, kung sino mang Calvinist yan. Hindi, magtanong kayo, magtatanong naman kayo eh. Lalong nga kay lalagoy. Mas gusto ko yung nag-iisip kayo, mas gusto ko yung nag-ano kayo salita ng Diyos kaysa hindi.
no, kinakabahan. Yung komportable na kayo ng natawag lang Kristiyano, tapos yung ibang parte ng buhay nyo, yun ang pinapahalaga nyo ng higit. Amen? Love life nyo, yung career nyo, wala namang masama dyan eh. Problema pag hindi balance, di ba? Yung game life nyo, may ganun na ba ngayon? Game life. Kung level 100 ka na sa ano, dapat dito, level 1,000 ka na. Wala ko, hindi ako mga ano, no. Sige, maglaro ka na maglaro. So, maglaro pa tayo eh. Dejo. Basta dito, lumilevel up ka rin. Amen? Pero conflict yan eh. Yung laro kasi, ibang ano niya, gagawin sa utak mo niyan eh. Anyway, saan ba ako? Nasaan ako pumunta kanina? So, yun. So, tumapang sila kasi na taniman nga rin. So, again, di lahat yan ha. Mamaya, may makikita tayo. Negative. Hindi mawawala sa Bible eh. Napansin niyo ba yun? Ulit-ulit ako, di ba? Kung kayo ay nakikinig din sa preaching ng iba, lalo yung mga lame na preacher, mapansin nyo ibang-iba sa atin kasi nga sila nakafocus lang, pinipili lang nila eh. Ako, sinusundan ko lang yung nasa Bible eh. Laging may negative, laging may kaabay, may kalaban. Kaya kung gusto mong tumibay din, matuto, aralin natin yung kalaban natin para hindi natin gayahin na. Anyway, ano tayo? Ito lang muna tayo kay Paul. So, sabi dyan, yung mga kapatid, nahuli si Paul, lalong tumapang ngayon. Yung mga ano, paano nangyari yun? Eh, nahuli na nga yung leader eh. Pwede ba yun? Ikaw, kunwari Chelsea, excited ka ba sa church? Kunwari na lang, oo. Kunwari, OS si Pastor, biglang, hinuli. Sabi, anti-COVID ka pala. Hindi, wala na ako ngayon. Gaganahan ka pa ba mag-church? Bakit? Yan. So, tama yun. Kasi ganun, mag-iisip ka, wala namang ginagawang masama yung pastor ko. Hinuli pa nila. Eh, inaaral na natin na ganun talaga, di ba? Ang kalagayan natin sa mundo. So ngayon, yung nagkakatotoo yung inaaral natin. Oh, kung nagkatotoo yun, ano yung dapat mong gawin? Pag sumuko ka, alam mo nang ganyan ang kalakaran eh. Ang maganda naman dito, di mo tayo lahat mahuhuli. Pero, ganun yung kalakaran talaga sa libutan. So habang natutupad yun, lalo ka dapat, uy, lalo dapat ako sumunod. Kasi ang next step niyan, alam ko na. Pag nagtapat ako, blessing. Kahit mapatay ako, blessing pa rin yan dito sa langit. Pag hindi ako nagtapat, magiging katulad din ako noong kalaban ng Diyos. Okay? Hindi man yung reprobate, pero yung mga nag-backslide, andun na yun eh, nakalatag nila, yun natin sinasabi dito. So, lalo ka dapat si bagay. Yun yun. So, ano pang magandang pinaka-story yun kay Jesus, di ba? Siya yung namatay, pinatay. No? Noong una, natakot yung mga disciple, pero nung pinusubo sila ng Banal Espiritu, talagang wala na si Jesus ngayon, may nasa langit na siya, lalo silang tumapang. So, ganun din tayo ngayon. Pag nawala ako, wag naman, no? Bata pa ako eh. Pero yung mga sabi kasi talaga yun. And, kaya nag-backslide ako, paano yun? Naging ano na ako. Ano ba? Masyado malayo. Ano yung pwede kang huwag ano? Naging Calvinist na ako, kunwari. Dapat lalo kayo, magpatuloy ka sa totoo. Amen? Yun ang panindigan nandito eh. Huwag mong purihin yung tao. Okay? Huwag yung, eh basta eh, yun ang si Pastor ngayon, dati ganun siya. Ngayon, yun hindi ko gusto mangyari sa inyo. Gusto ko, panalangin ko sa inyo, at tinitrain ko naman kayo, alamin nyo talaga yung totoo. Pag ako wala na sa totoo, patuloy lang kayo sa totoo, sa Panginoon. Amen? Ganun. Pero ayun, hindi ko gagawin yun. Pero sakali lang, nauntog ako or something, nasilaw ako sa pera, kung sa, hindi na mangyari sana yun. Anyway, gusto sabihin niya. So, tumapang sila lalo, and then, ito na yung kalaban ngayon, yung sabi ko kanina. So, okay na yun eh, tumapang, so nakikita mo na, project mo na na, uy, lalago ang gawain, okay na rin. Pero ito na, within the Christians themselves, sa atin mismo, iba-iba rin daw yung mga motivation.
Okay na. Siguro yun ang nakita ko dito, parang bigla siyang naalala niya. Okay na eh, parang ganun eh. Matapang yung mga ano. Pero may naisip siya, itong mga to, kilala ko to, kaya naman itong matapang, ibang dahilan. Okay? So, basahin natin, sabi dito, some indeed preach Christ, even of envy, and strife, and some also of goodwill. So, pag-usapan natin to. Kasi especially sa time natin ngayon, nabanggit ko na kanina, di ba, sa Pilipinas, sa mga malalayang komunidad, kahit pa paano, sobrang dinalaya natin, so ano natin, kalakaran, syempre kung anong paniniwalang gusto mo, yun na. O, tama naman yun. Hindi tayo pwedeng pilitin. Problema, dumami din ang kulto ngayon. At, ewan ko, namamap nyo na sa utak nyo, kaya inaaral natin lahat ng kulto, ito yung pinaka-pinaka-kulto. Sino yun? Sino? Actually, tinatawag kahit sinong ano, Kristiyano, naniniwala tayo Catholic yan, yung pinaka, mother of all cults, pinator niyan, yung kalokohan ng mga ibang kulto, pinator niyan sa Catholic. Kunwari, may tama, may point out na na mali, malinaw na na mali, pero panindigan na natin, ganun po yung mga kulto na yan eh. So, anyway, ito yung pinaka, no, Catholic, Mormon, ganyan-ganyan. So, namamap nyo ba sa utak nyo? Eh, ito, eh, ano to, CCF, eh, kahit na paano, say, salvation by grace through faith daw, eh. Ganon din naman yung Pentecostal, eh. Oh. Sana namamap nyo sa utak nyo na, ngayon, dito na tayo sa mga Baptist. Okay, alasin natin itong mga ito muna, eh. Alam na natin kung layan, eh. Within Baptist circles, may ating ligtas na rin. Salamat, no? Pero, kahit sa atin, yung iba po, mapansin mo, iba yung pinoperso sa buhay ba? Eh, sabi dito kasi, wala naman siya sinabi, ano to eh, mga false teacher, meron ba? Wala eh. So, ang sinasabi lang niya, may iba, ano yung sabi na envy, inggit, strife, pag-aaway-aaway. Paano may place ang Panginoon ng nag-aaway kayo? Ano yung sabi yun? Inggitan, debate, paungusan, pataasan, ganun po yan. So, tama ba yun o mali? So, nangyayari ba yun? Paano? Ha? Business. Paano business? Paano nangyayari ng mga mananampalataya ay nagkakainggitan? Ay mga ligtas na lahat yan. Eh, di ba yun? Alam na alam nyo dapat yan, di ba? Ay, iba. Ayan, di ba? Paano yun? Ito nga maganda naman sa atin, malaya tayo. Pero yung iba, pagalingan, ganyan. Saan ba tayo magpapagalingan? Ayun nga, umiiral yung kakarnalan. So, yung iba, ay kahit din na dapat tira, tinitira pa. Yung iba naman, talagang papataasan ba? Alam nyo na yun, natapos na tayo sa 1 Corinthians, di ba? And then 2 Corinthians. So, nabanggit doon, even the true churches, may pa pagalingan ganyan-ganyan. Especially sa 1 John, ganun din. So, nabanggit doon si, ano, hindi 1 John, si 3 John. Okay? Tama, 3 John, di ba si... Kailan ba natin naroon yun? Ah, nasa ano, Sabado, no? Sabado si JJX. So, matindi yan, di ba? Si John na yun. Inuungusan pa siya ni Demetrio. Ba't ganun? Kasi nga, ganyan tayo minsan. Pag umiral yung kakarnalan, okay? So, pero ito maganda kay Paul. Okay? So, katotohanan na yung iba, hindi tama ang motivation sa pag-preach. Sabi dyan, iba, nag-aangasan, hiinggitan, naglalaban-laban, pagalingan. Pero, ang katotohanan naman, hindi naman lahat. Okay? So, pero sabi ni Paul, the one preach Christ of contention, okay, yung contention is another word for strife and envy, no? Not sincerely. So, ganun po yan, ha? Ibig sabihin, kahit sa pag-upish mo, minsan yung lakas ng boses. Mapansin mo yan, nilalakasan para saan?
para lang wala lang. Ganun din sa misa, awitan din naman. Yung iba, pa papumahan din naman. Okay? So, kaya ingatan niyo po yan. Ha? Paano mo lamang nagyayabangan lang, hindi sincero? Eh, paano sabihin hindi sincere? Eh, naglilikod na sa Diyos. Paano natin malalaman hindi sincere na isang tao? Ano ba yung sincere? Seryoso. Totoo. Eh, yung action po kasi natin, pwedeng pekiin yan eh. Alam nyo naman ngayon, yung mga artista ngayon, may award na sila eh. Pinakamagaling umarte eh. Eh, tapos yun ang pinapanood mo, ay, ganun pala yung kahit di ka naiyak, iiyak ka. Kahit di ka natatawa, kahit di ka masaya. Yung kausap mo, kala mo, tuwan-tuwa ka. Pero plastic ka lang pala. Eh, pagalingan ngayon. O di ngayon, yung mga tao ngayon, kahit mga Kristiyano po, kaya ingatan po natin yan. Ako, pag may napansin akong ganyan sa inyo, hanggat maaari, kinokorek ko na agad. Kasi yung napansin ko sa iyo, pag hindi yan kinorek, bayaan mo lang sila. Ang nangyayari doon, yun nga, dadami yun sa church, yung mga insincere. Kasi minsan, yan ang ano natin, eh, pag yun nga, again, napansin ko yan sa showbiz eh. Ganun, kahit sa company, ganyan. Pag tinolerate mo yung insincerity, sabihin, kunwari, plastikan. Yung iba, hindi na nga ano sa plastikan eh. Hindi na nag-aalala eh. Nagpa-plastikan sila, okay lang. Isa pa ako eh, ako pinakamagaling dyan. Ganun yun. Kaya, never kayo, mga bata, matututunan niya pag nakikisalamuha kayo sa maling tao. So, kaya, inaaral natin to, pansinin niyo ha, sa church na yan, nangyayari. At ang ginagawa pa nila, nag-preach pa. Maraming na lang, soul winning, ha? Pala, ganun, soul winning. Ilan sa'yo? Ako, ganyan, eh. Alam mo na may something strong. Eh, alam naman natin, kaya nga inaaral natin dito, minsan, hindi mo talaga maiwasan, mapunta ka sa lugar na hindi maano, alam mo na, hindi receptive. Kaya, wala tayong pagalingan dito. Gusto lang natin, talaga maligtas sila. Sincerely. Kaya nga, last time na na-zero ako, sabi nga sa inyo, kasi tinay ko yung mga hard case na alam ko ng hard case eh. Kasi hindi mo pwedeng lalagpasan mo na lahat yun. Amen? So, walang payabangan, gawin mo lang yung tama. At ito yung maganda, magandang pag-aralan, pero negative. Okay? Ano ang mangyayari? Kaya pag napansin ko, okay, no, nag-aaway-away kayo sa palagay niyo, matutuwa ako. Pagaling mag-preach. Nabanggit ko kasi yung last time na to, no? Kasi pinauso daw ni ano yan, Steve Jobs yan. Eh. Kaya di ba nangyayari sa amin dati yun? Ang ginawa sa amin, competition. Pagalingan kayo. Supposedly, kung salit na magtulungan na lang, ginawang competition kasi daw, talagang gagalingan ko kasi may competition. So, Steve Jobs daw nagpauso na. Ano nangyari? Pag na-develop yung pag-aalitan sa kumpanya, kung saan man yan, patay ka lalo. Ngayon, sino yung mga problema nun sa palagay nyo? Kunwari, mga anak ko, kunwari, nag-away-away, sino mga problema? Di ba ayoko nun? Anong sarap yung magkakapatid kayo, salit na magtulungan kayo, mag-aaway lang kayo sa walang kakwenta-kwentang bagay. So, ganun din si Paul. May sabi niya, no? One preach class of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. Ibig sabihin niya pala, nakagapos na nga si Paul, pag may nakita siya, na mga hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos, binabaliktad pa, nasa ministry na, papasaway pa. Anong pinipis kaya ng taong ganun pag ganun? Alam nyo? Ha? Paano? Okay, alam nyo na yun, no? Naalala ko lang yung mga Calvinist, ang pinipis lang nila, yung ano, gagamit sila ng mga terms na alam nilang di mo alam. Ganyan. The more na mas maraming di nila alam, di mo na alam yung sinasabi lang, mas mukha silang magaling. No, tama rin yun, no? Sabi ni Jamie, ganun yung iba, gagawin yan. Kaya naalala ko yung binasa ko, dyan pa, kanina kasi nagliligpit ako, naalala ko na naman. Mayabang daw yun, eh. Hindi daw totoo yun eh, kasi si, nakalimutan yung pangalan, basta Chinese siya na nag-mission sa Germany. Ayun, kilala niyo yun. Hindi naman mahilig dati dyan, pero may time na mahilig ako dyan. So, may nag,
sadya sa akin yung libro na yun. Kalimutan ko, pero sikat yun eh. Kaya siya tinalo niya daw si Jesus. Kasi alam niyo si Moses at si Jesus, sakto yun, 40 days and 40 nights, yun lang. Sa kanya, parang 76. Isang ganyan yung mga Kristiyano, payabangan spiritual. Spiritual, pero payabangan din. Iduhin mo yun. Tinalo niya eh, nasa kulungan mo, isip-isip ko, paano ng buhay yun? Eh, buti may nag-expose sa kanya kasi inano ko rin, in-research ko rin. Ah, peke yan, unwari lang yan. Tsaka, ano yun eh, tawag dito, house church movement ang ano nun eh. Malimutan ko yung pangalan. But anyway, tsaka yung kumita yung sa libro niya eh, ikaw ba naman? As yung mga syunga-syunga na, alam mo na, mga Pentecostal type, siyempre, bibili yan. Mga ano rin yung mga yan eh, mga mahilig sa ganyan eh, di ba? Sa sensationalism. So, wag ganun ha, wag. Mas magaling siyang mag... Yung isa, ganyan lang. Paano mas gagalingan ng isa? Kaya, yung ano naman, mas lalakasan ko. Ganun po yan eh. Alam mo na, pag walang ano, kaya, naalala nyo last time, sa Christmas natin, may medyo hindi ako nabanggit dun ha. Yung word na tinatawag na dito rin sinabi yun sa Philippians eh, let your moderation made known unto all men. Di ba? Paano mo, di ba yung iba kasi gusto nilang pakita, magaling ako, mas mabilis ako sa'yo, mas malaki yung, mas malakas, mas, puro ganun eh. Sa atin, ang gusto natin display moderation natin. Eh, ba't hindi kami mag-celebrate ng Christmas eh? Birth of Christ eh. Kaya mas maganda yung plan namin, mas ma... Alam nyo, may dahil dapat ibido sa sanlibutan yung moderation natin. Anyway, so yan ha, so ganyan po yan, tandaan nyo po yan, kaya huwag kayo maugulat pag may medyo pasaway kayo. Ako yung unang sabihin nating nasasaktan at nahihirapan. Kasi nga, pre-niche mo na yan. Natuto yung iba. Tapos yung isa, parang nahatakin mo. Makinig kayo! Di ba? Sige po, makinig. Napipilitin mo. Gusto ko magkulit, pero sabi, makinig, di nagsisikap na. Ikukuliting naman katabi mo. Eh, syempre, may ano ka nga dun eh. Alam mo na eh. Gusto mo rin magkulit. Tapos, ano nangyari? Para ka naghukay, huhukay tayo ha. Tapos yung isa, tatabunan naman ng isa. O kaya ikaw, nag-build kayo, isa tatapyasin na masisirain. Sino ba yung ganon? Alam niyo yung feeling na yan, di ba? Kahit sino kayo, maglalaro kayo, guguloy nung mas makulit pa sa inyo. Maganda rin yun, naranasan eh. Yung mga anak ko, ganon eh. Kaya pag ganon, oh, kulit naman ito siya na eh. Di ganyan ka rin dati, di ba? Para matuto. Anyway, ganon actually si Paul. Pero ito yung maganda sa kanya, positive siya eh, tingnan nyo. Nakakasal na, di ba? Nakagapos na siya para pa siyang lalong ginapos. Kasi napipigilan siya, kasi naasal din siya. Pero, positive siya, sabi ito. Mamaya pa pala yun. Sabi dito, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. So, yung maganda sa kanya, nakita niya yung pasaway, pero, binalik niya yung attention niya, hindi, meron din namang positive. At sabi dito, yung talaga nagmamahal, kaya siya nag-preach, mahal niya yung kaluluwa, mahal niya yung kapatid. Pero ito yung maganda dito, gusto mo nga ito sana yung title eh, pero anyway. Bakit daw yung iba ay nagpapatuloy at tunay, sincero, out of love? Bakit? According to this verse, sabi dyan, knowing, kasi alam nila, I am set for the defense of the gospel. Sa Tagalog po, sigurado silang, at naniniwala sila na si Paul, at hindi lang si Paul, pero kasi ang ano nila dito si Paul eh, ang context dito is ito yung mga churches na pinangunahan ni Paul. So ganito po yan. Pag may leader ka na parang half-hearted ba, alam nyo yun, may soul winning. Eh, kaya lang naman ginagawa yan kasi kailangan eh. Diba? Kaya lang na umatid kasi kailangan eh. May kailangan nga, pero ba't kailangan? Yun ang tanong. Meron ba talagang mas malalim pandahilan bakit tayo makinig ng salita ng Diyos? Kung wala naman, di ba, Katolik lang na, oh, sige, magpanalbanalan, mas uwi na. Pag ganun ang leader, ganun din ang, but anyway, si Paul,
again, ha, yung iba hindi sincero, sinabi. Eh, isa lang naman si Paul. Imagine lang natin kung na si Paul yung lead. And then, maraming tao. Parang ako tayo ngayon dito. Lahat ba kayo pantay-pantay na maturity dito? Eh, ma-attend naman kami lahat eh. Pero hindi. Alam nyo yung bawat isa sa inyo, ito yung isa sa mga sikreto, no? Para kayo ay magpatuloy din at maayos. Ganito yun. Kaya sabi dyan, I am set for the defense of the gospel. Ibig sabihin, ganito. Ibig sabihin, pag sinakaset, di ba, talagang, yun nga kanina, yung sasakyan, talagang ano eh, ayaw matanggal yung ano eh. Yung napanood ko si Kuya, parang hirap na hirap eh. Pag nakaset yan, firm yan. Hindi nyo ba yun? Parang umulan, ay, si Pastor tatama rin na mag-soul winning yan. Ay, tinamad nga, oh, sabi ko na eh. Di ba? Paano kung ganun nga talaga? Ano mangyayari sa inyo? Hindi rin kayo magsisipag, hindi kayo maniniwala, at mag-iiba yung attitude nyo towards sa gawain ng Panginoon. So, kaya pero, again, si Paul, ganun siya, maayos siya. Pero nakita nyo ba, iba yung paningin ng iba kay Paul, yung iba, iba yung paningin kay Paul. Yun ang sinasabi dito, knowing, kasi alam nila eh. Kahit anong mangyayari to si Paul, mamatay, makulong, siraan, discouraged siya ng iba, hindi sumunod sa kanya iba, tuloy lang to eh. Kaya nag-iisip ngayon yung ano, dapat ganun din tayo. Ang ganda ng ganun buhay, paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. So, ganun po, kaya ganun po yung gusto ko sabihin rin kanina sa inyo. Hindi mo nakita kayo medyo nadi-discourage. Ito, dati, active. Ito, huwag mo nang tingnan yun. Kahit nga sa inyo, kung ako, nag-backslide ako, huwag naman. Hindi pa rin maraming church na pwede kayong puntahan, sana. Amen? Pero again, di natin balak gawin yun. Pero, ba ito? Gumagalaw eh. Okay, so ito na. Sinang sikreto dyan, ha? Tingnan nyo kung again, sa palagay yung pastor nyo, medyo walang kwenta, o hindi tunay, o kaya, ano pa ba, pera-pera lang, umalis na kayo. Kung sa palagay nyo, sigurado kayo, ha? Kaysa naman, ma-impede or mapigilan yung paglago nyo. Amen? Amen. Ganon. Yan ang ano natin, kasunduan natin dito. Kasi ako, ayoko rin, kasi nakita ko sa iba yun eh. Talagang nakontento na sa ganon. Yung pastor nila, kahit anong sabihin, yun na lang. Kasi dito na ako eh. Pinagkain mo sa Catholic. Di ba? Na doon sila, pinagmamalaki na lang, active ako dito. Firm ako dito. Pero mali naman. Anyway, tuloy natin, ha? What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached and either in, do rejoice, yea, and will rejoice. Sabi ko kanina na, positive po ang utak ni Paul. Nakita niya may pasaway dito. Nakita niya may maayos naman. Pero even sa negative pala, okay na rin. Bakit? Sabi rin kasi ng Bible, we can do nothing against the truth but for the truth eh. Ibig sabihin, kahit yung, alala ko na naman yung illustration ko kay, ano, diba, sa, kay Sherlock Holmes. Paano niya nalaman na siya yung pumatay kahit di niya nakita? Ay, walang ebidensya, paano mo nalaman siya yun? Pag walang ebidensya, may ebidensya. Gets niyo ba yun? Nag-gets mo yung, Enet? Pag walang ebidensya, may ebidensya. Okay, salamat. At least, ano ka, diba? Sabihin ko sa ibig sabihin nun. Alam kasi mga bago dito. Pag sinabing walang ebidensya, magtanong ka ba't walang ebidensya? Malamang inalis, tinago. Meron pa rin ebidensya, tama? Yun, yung ibig sabihin ko. So, ganun din tayo sa Diyos ngayon. Pag yung iba, katulad niya na inaaral natin mga kulto, paano mo sabihin mali sila? Naglilingkod din sila sa Diyos. Nakita natin, yung Catholic, meron nga sila orphanages. Diba? Paano nga sabihin, Peggy, yan eh, nagsasakripisyo sila doon. Kayo, may orphanage ba kayo? Ayun pala, kaya may orphanage, na ano pa nila doon. Niyayari pala nila yung mga bata doon. Tapos, dinodoktrinahan, kung di man ma-molestya, yung iba naman, dinodoktrinahan. Ang mali. So, demonyo pa rin, amen? Amen? Amen.
Saan ba yung pupunta ka rin? Ayan. So, ganoon. So, ganito yan. Ayan, kasi sabi ko sa inyo, madalas, no, sabi ko, eh, basta ang gusto mo, maging Muslim country to, o Catholic na lang, okay na ako sa Catholic. Don't, at least, ano sila, tolerant, di ba? Kasi wala rin silang magagawa, kasi, na-accomplish ng Diyos yun, eh. Nung sinubukan nilang maging, ano, lumaban yung tao, eh. So, laging gusto sabihin. Anyway, kaya natuwa na rin si Paul dito. So tayo, natuwa na tayo. Kaysa naman Muslim dito, Catholic, okay na yun. At least, magagawa natin yung dapat natin gawin. So si Paul, ganun din. Nakita niya, loko-loko itong pagalingan pa. Okay na rin. At least, nabipreach si Jesus. Kaya pag sa feed ko, madalas yung mga active, mga Calvinist eh. So may sasabihin siguro, mga 80% tama. Eh gusto ko rin okay, kaso ayoko. Alam mo, Calvinist eh. So, pero okay, at least natutuwa ka na rin. Ito yung narinig ng tao. Later, hahaluan ng mali yun. Doon na lang ako babanat. Okay, so yun ang ano ko, yung gusto ko sabihin dito. Let us be like Paul, okay? Huwag tayo yung mag-focus sobra sa negative. Amen? Mare, merong nag-ano dyan. Mare, ano ba? Ngayon, Christmas, di ba? Nabanggit ko last Sunday. Hindi ano bang ginagawa nila? Yung may nag-iingay dito, nagkakaroling, kumanta ng Feliz Navidad. Hoy, mga kulto kayo! Hindi natin gabi, ayaw natin kahit o paano. Diba? Kahit o paano. Dapat tama ang dealing natin at treatment natin sa mga ganyan. Yung sasabihin dito, si Paul ganun eh. Sinabi niya nga na ito pa, alam ko ito, mayabang lang ito kasi sinasakyan lang naman yung Christianity. Kaso Calvinist eh. Tsaka pa yung nagpapayabangan yan, pataasan. Yan yung pala yung mga pastor, pataasan support yan. Yung iba dyan, pabidahan, para mas mapansin sila, bandang huli. Ganun yan eh. Oh. Kaya si Paul, okay na rin. Yan, okay. Obviously, ayaw natin tayo maging ganun negative kanina, pero ang positive dito is tanggapin natin reality, may paglalagyan din naman yung mga yan. Okay, hindi na sinabi dito pero yun ang dapat natin intindihin. Amen? Huwag natin gayahin sila, pero itolerate natin to some degree. Okay. Kaya siya yung natutuwa. Tuloy natin. Dami pa. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and supply of the Spirit of Jesus Christ. So naalala ko yung kwento naman ni Paul, di ba? Ginamit niya yung mga Sadducees at Pharisees nung time na gusto na siyang patayin eh. So alam niyo to, Pharisee to, Sadducee, alam ba yung aral nito, magkagalit din yan eh. Nagkasundo lang ngayon yan kasi ako yung pinakamatindi, pareho ko silang tinuligsa. Kaya nakita niya, pag-awayin ko nga to. So anong nangyari sa kanya? Naligtas siya, okay, yung instance na yon. So, ganun siya sabi, ang ganun siya sabi niya dito eh. No? So, mag-away-away kayo, bandang huli, mapapabuti pa rin ako. Okay? At actually, may iba pang ibig sabihin to. Of course, sa panalangin nila at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, siya naman, kahit ano pa kayo dyan, ako ay parang Jeremiah. Naalala ko si Jeremiah, nagbibidaan dito yung mga kaisyo, Judah, the temple of the Lord is here. Alam mo naman, tuwid sa Diyos eh. Ito naman, Babylon naman, sakupin yan! Patayin lahat yan! Eh, Jeremiah, sino makakampihan ko dito? Doon lang siya sa Panginoon. Pero bandang huli, Hindi siya pa rin yung ligtas. Alam niyo yung kwento. Patay yung mga dito. Ito, later, yung Babylon. So, sumpahin din ng Diyos. Si Jeremiah, saan mo gusto pumunta? Sa Babylon? O saan? Ganda eh, di ba? Ganun tayo, mga Kristiyano eh. Pag matapat ka sa Diyos. Amen? Pag hindi, hindi rin. Isasalba ka ng Panginoon. Anyway, tuloy natin ha. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that in all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or death. Yung sabi ko, ano yung earnest expectation? Yung title namin dati. Ano expectation? Inaasahan, di ba? Pwede mo sabihin hope. Ayan, sabi, and my hope, di ba? So, isa lang yan eh. Anong inaasahan nyo? Yung mga naglilingkod sa Diyos? Ha? Rewards. At yung langit, sigurado na yun. Pero again, parang ganun pa rin, nag-hope ka pa rin doon. Imagine nyo,
kung walang langit, namatay tayo, pare-pareho lang tayo sa, ano, wala lang. Ano mangyayari sa'yo? Matutuwa ka ba nun? Siyempre, kaya nga naglilingkod eh, no? Pero sabi dito, sigurado yun. Alam mo yung isabi ng ashamed? Sa ating kasi fanaw natin ngayon, pag sinabi ashamed, ay nahiya ako. Okay, lagi yung sinasabi ito, kasi nga, medyo iba yung pagkagamit ng ashamed sa Bible eh. Isa yun na mahiya, ay hiya ako. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Diba? Yun yun eh. Pero yung pangalawang meaning actually ng ashamed, pag not be ashamed, I shall be ashamed, yung mangyayari, ibig sabihin, yung mapapahiya. Tandaan niyo po yan, ha? Mapapahiya, alam niyo yung mapahiya. Kasi yung ating expectation, uy, siguro sa langit, anong, marami yung rewards. Ay, hindi pala. Diba? Kasi, marami akong nasolvin. Yung pala, hindi naman pala tunay. O kaya, minadali mo pala. Siguro sa, one part lang doon ang naligtas talaga. Kasi minadali mo eh. So, may in-expect mo rewards doon, ganyan. Yung pala, ganyan lang. So, ayaw natin ng ganun. Eh, si Paul, matapat na naglilingkod, bandang uli. Ano nga, yung kailangan title natin ngayon, by life or by death eh. Patay kung patay. Basta maglingkod lang ako sa Diyos, kung ano mangyari, kung patayin ako dahil dyan, kung saktan ako, tuloy lang. Eh sabi niya, hindi ako mapapahiya. Alam ko yan, ina-expect ko na yan. Kung ano mangyari sa akin. Sabi niya, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or death. Mamatay man ako, itong katawan ko, gagamitin ko parang Panginoon may taas. Ibig sabihin nun, mga bata. At sabi dyan, as always. Yan ang maganda kay Paul eh. Bold siya dating. Lagi naman siyang ganun eh. Dapat ganun tayo. Hindi yung ano, pag may kasama ako, bold ako. Pag wala na, hindi na. Pag ano, pag ordinary days, masipag ako, maano ako, mag-solvin. Pero pag may ano, Pasko, parang pang ano na, sa kanila, sabi nga sa inyo ng Linggo, di ba? Pang ano nila yan eh. Wala ko yung Pasko. Parang, ay, talo na ako. Ano, wala kaming ganyan. Kaya, sige, mag-celebrate na nga rin tayo. Ganun na sa utak ng iba eh. Pero, anyway. So, yung pagsasabi ni Paul, kahit ano pa yan, ang ina-expect niya, may reward ako, hindi ako mapapahiya, hindi ako masi-zero. Kaya, lagi ako matapang. Kasi, alam ko, mangyayari yung pinangako niya. Nakakuha ba? Kahit mamatay ka, kahit patay, oo, kahit naman, mabuhay, mapatay, diretso lang. Amen? Kaya nyo ba yun? Amen. Grado kayo, ha? Sana. So, hindi ko naman kailangang sagutin yan ngayon, lalo yung mga bata. Imagine nyo lang, yung sinasabi natin dito, inaaral natin yung testimony ni Paul, mga kasama niya. Dapat ganun din tayo, pero, obviously, kayo ay inaaral nyo pa rin, eh. Kaya nga, ito yung standard, pinapakita natin, abutin natin. Yung magandang ano, standard. Mataas. Ito yung kasunod po na, no? Kaya ito, laging kinukuto eh. For to me, to live is Christ and to die is gain. Sa Tagalog po, pag ako'y buhay, si Kristo ang itataas ko. Pag ako'y namatay, paano na? Patay na. Pero hindi, sabi niya gain eh. Ibig sabihin, ito, may sabihin niya, pag namatay ka kasi ligtas ka, hindi rewarding time na. Nauna ka lang gumaduit, eh, lahat naman tayo mamatay. Eh, ano naman yung mauna ka ng 10 years, for example. Amen? Yan yung logic po dyan eh. Ngayon, yung mga hindi pa ganun ka-matured, at, sarap na sarap pa sa sanlibutan, takot siya mamatay. Sa totoo lang. Pero pag ikaw, yung alam mo na na lahat ng pinaglingkod mo sa Diyos, may reward, at pag matapat, mas magandang reward, ayaw mo bang mauna? Anong gusto mo? Mauna yung reward mo o iponin mo muna. Iponin. Eh, bata ka pa kasi. Maganda rin yung sagot na ganyan. Tama yan. Mga bata, ganito yan. Kung alam nyo, wala pa kayong masyadong reward sa langit, planuhin nyo na. Parang ano lang yan. Either negosyo or career. Kaya yung mga, ito mga kayo, naano namin kayo, di ba? Ako, meaning ko sa inyo, iba pangarap namin sa buhay, di na namin makakamtan nyo. Kasi nga, may mga magkakamali din kami. Amen? Ngayon, kaya ngayon, ginagawa namin sa inyo, nakikita ko kayo, may potential kayo, tinuturuan na namin kayo ng maayos para pagdating nyo sa panahon na yon, mas malaki yung mararating nyo. Okay? Secular man yan or special sa Panginoon.
Nasa inyo na ngayon yun, kung magtatapat kayo. Naintindihan nyo, iintindihan nyo yung pinagsasabi na nandito. Okay? Pero kami, set lang kami doon, okay, na na-project na namin yun eh. Ako, naintindihan ko, ako ay naligtas, medyo ano na ako eh. College na ako eh. Eh kayo, elementary pa lang. Ligtas ba kayo talaga? O, ngayon, tas dito pa kayo sa church. Okay? So, mas malaki potential yung mag-reap ng maraming reward. Ngayon, eh kung mamatay kayo maaga, okay na rin, ligtas ka na eh. Sabi ni Paul, wala kang talo. Of course, ang prayer natin, ako, lalo na ako, pamilyado akong tao, syempre, hanggat maaari, ma-enjoy ko rin yung pamilya ko bago mamatay. Pero kung sakaling, again, mamatay tayo maaga, di nakapaglingkod ka na, nakapag-ipong ka na, okay na rin yun. At hindi nyo ba, kaya dapat ang paglilingkod natin talagang, sabi nga nila sa mga preacher daw, parang yan ang last preaching mo. Tama naman yun, talaga. Kasi po, minsan nakakapagod mag-preach. Kasi alam mo na yan eh. Alam mo na, iba dyan nakikinig, iba hindi, iba talagang hindi. Totodo mo pa ba o ano ka na lang? Basta matapos. Para kang public school teacher, di ba? Kaya government worker, di ba? Ganun kasi yan, eh. Kapag-clock in, okay na yan. So, ngayon, tayo, hindi tayo dapat ganun. Dapat tayo parang ano, everyday counts. Ibig sabihin, maglingkod, kasi paramihan ang reward. Okay, hindi competition na masama, ibig sabihin lang, kasi yun ang ano eh. Kumbaga, sky's the limit sa Panginoon eh. Okay. Ito ngayon. Eh, paano ba, Paul? Hindi yung pakamatay ka na lang? Hindi nga eh. Habang nabubuhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Again, parang si Paul, ganyan eh. Naalala ko tuloy, medyo kandal na illustration ha, pero, yung, may mga, alam niyo yung mga, artista na ano, alas magpakamatay gumawa ng pelikula nila. Yung mga ganun yan eh. Yung mga stunts. Alam, mamatay na para lang kumita. O magyabang, ganun yan eh. Payabangan lang naman yan eh. Ako, wala akong kadobol eh. Pati daw si ano ngayon, si Scientology. Ganun din daw ang style dyan yan eh. Anyway, ngayon kung di tayo namatay, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Ano sabihin nun? Sabihin, buhay ako, hindi ako napatay. Ito na yung isa sa mga reward ko sa Panginoon. Sabihin, umaba pa yung buhay ko. Okay, then. So, walang talo eh. Pero sabi nyo, yet, what I shall choose, I what not. Sa Tagalog po, yung what I parang iniisip, or sorry. Hindi ko alam. Okay, wit, wisdom, ganyan po yan eh. Alam, okay? So, kapag binasa niya, yet, what I shall choose, I what done. Hindi ko alam kung pipiliin ko eh, mamatay maaga o hindi. Sinong ganun ang iniisip? Sino? Kasi kung nasa level ka ni Paul na alam niya yun. Kung naalala niya sa accident, sabi niya, huwag ka nang pumunta dyan. Huwag nang magpumunta. Nahanda na ako mamatay. Ganun. Isabihin, nung panahon nila kasi ganun. Pag nagtapang-tapang ka talaga, patay. Amen? Eh sabi niya dito, hindi ko, ano mo gagawin ko? Mapunta na agad ako sa langit, mapatay na ako, o magstay muna, medyo maglaylo ako para magstay. Hindi daw niya alam, sino kayo? Alam niyo ba kung ano pipiliin niyo? Mamatay o bubuhay? Hindi, ano yung gusto mo? Mabatay, mabuhay? Mamatay. Sige lang, mag-isip kayo, isang hindi kayo nag-engage yun. Ano gusto mo, mamatay o buhay? Mamatay. Kahit ano. Stephen. Bilisan nyo, dami natin dito eh. Ano? Mamatay o buhay? Mamatay o buhay? Depende. Gusto lang, ano? Gusto mo mamatay? Ha? Depende. Mamatay o buhay? Depende. Kasi tinatanong ko lang kayo kung initinig na ko yung mabilis mag-decide at hindi. Kasi nga, si Paul, ayaw,
matay, mabuhay. At si iba nakasagot agad. Si Paul, hindi niya, mahirap bang bilhin yung buhay? Yung hindi na mahirap eh. Hindi, mahirap yun kasi buhay, patay. Pero yung mabuhay, automatic sana yun, di ba? Lahat bata ka. Pero si Paul, ba't kaya hindi siya, ano, ito na nga yung sabihin niya, bakit siya nahihirapan mamili, eh, ano ba yun? Di ba? Ito kasi, may ibang konsiderasyon po si Paul. Hindi katulad ng iba sa atin, pag bata ka, syempre buhay, masto. Tama naman. Si Paul ang problema niya, siya mamatay eh. Pagod na po siya, gulpi sarado na po siya kung nalagay, naalala niyo yung series na sa Axe. Ikaw ba naman kahit saan ka pumunta, ginugulpi ka? No, mahal-mahal mo yung tao, mahal na mahal mo yung tao talaga. Gusto mo sila maligas, kaya nga matapang ka eh. Kasi alam mo yung kalaban mo, ganito. Kailangan na pakinggan yung katotohanan. Nakapakailang patay nila ako, ganun si Paul eh. Kaya ngayon, no, nagulpi. Alam niya sigurado sa langit, gusto niya ba mabuhay? Siyempre, gusto niya mamatay. Pero ito nga po, ang problema niya, naisip niya po yung mga susunod sa kanya. Yung iba sa kanya, no, si Pastor, lang niya sabi ito, kasi nga, si ano din, Solomon, di ba? Kung alam niya si Solomon, kung nabasa niyo yung kanyang Ecclesiastes, di ba? Nasabi doon, yaman ko na, nagpatayo ako ng ganyan, pinayaman ko yung bansa. Walang kwenta naman to. Pag namatay ako, sino bang ano, susunod sa akin? Yan sabi niya eh. Mali rin siya doon kasi iniisip niya yung susunod sa kanya. Pero, si Paul naman, spiritual naman, sabi niya dito, gusto niya, tingnan niyo ito ha, kaya para maintindihan niyo yung binabasa natin. Kasi sinabi ko na sa inyo yung episode dito, pero tingnan niyo rin yung mga statement niya. Why am I straight betwixt? Pag sinabi straight, para pong makipot na daan, okay? Betwixt is between lang. Yung two is dalawa. So, hindi niya nga alam kung gusto niya mamatay, mabuhay. Pwede mo sa gitna? Pwede, yun na nga yun. Ibig sabihin, nire-risk mo lahat. Okay lang sa'yo mamatay, pero ayaw mo mamatay ng walang laban. Parang sundalo, gano'n. Matapang ka talaga. Gusto mo maubos yung kalaban. Handa ka mamatay, pero syempre, maray ka na mapatay sa kanila kung buhay ka, di ba? Anyway, kaya sabi dyan, having a desire to depart, gusto nyo nang umalis, to be with Christ. So, magandang, ano to, no? Kasi maniwala kayo sa hindi, even yung, yan, mga Jehovah's Post Witness. Pati ito, pinagtatalunan nila kung saan mapupunta yung kaluluwa natin. Sa atin, malinaw yun, langit agad eh. Pero ito, malinaw, ito sa mga malinaw, no? Pag siya daw ay namatay na, depart, di ba? Departed loved ones, ano nagsabihin nun? Patay na po, di ba? Sabi niya, to be with Christ. So, pag namatay ka, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, langit ka na agad, kasama mo si Jesus. Okay? Which is far better. Sabi ko sa inyo, gusto niya na mamatay. Pagod na po siya. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for me. Ganun ba yun? Hindi po, gusto niya na mamatay. Kaya lang pala niya, gusto mabuhay, ayaw niya pang mamatay para sa kanyang mga, yung mga tinetrain niya. Yung iba kasi itong kulang pa, yung iba mahina pa. Yung iba, nasa church na, salamat, nag-church, pero nakutulog naman. Malalayo, no? Yung iba naman, parang lilikod pa sa Diyos. Ganun pa. Kaya si Paul, yung isip niya, paano itong mga iwanan ko ito, ganito? Kaya nga sabi niya, kaya gusto ko pang mabuhay kasi nga kailangan niyo ako. Yun ang mas makakabuti sa inyo. Matitrain ko pa yun, mas matagal. Mas marami pa akong mawiwin. Marami pa akong madi-disciple. Ganun po yun. So, nag-aanyan niya po tayo. Nakikita niyo yung ano ni Paul, yung kanyang iniisip at yung kanyang pinagdadaanan. Amen? Hindi madali. Pero may madali kasi nga, anong mangyari? Ligtas tayo. Siya. Okay, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. So, ito, pero ang pinakita rin sa kanya ng Panginoon na gusto kong mamatay, hindi talaga eh. So, kung alam niyo, kasi nga, kailangan po siya, kung alam niyo na yung nangyari sa kanya, medyo, ano siya, susi po siya. Yung today's Christianity, katulad nga niya, nasulat, ang dami nasulat na Bible dahil sa kanya eh. So, yun ang nangyari kay Paul. Gusto niyo ba ganon? Ang saya, di ba? Kaya huwag niyo mapapatay muna, hanggat maaari. Parang ano yan. Ang sundalo nga, naalala, sige, matayan tayo, kung patay, pero, ano yung mga ano naman sundalo? Mamatay man ako, sasama ko marami sa inyo, gano'n yun, di ba?
Sino ba? Kami kasi yan. O, ano man yan. Ganun ang ano niyan eh. Kasi wala, sundalo, matay ka talaga. Pero, isasama ko yung marami sa inyo. Ganyan. Again, huwag tayo mamatay ha. Ano yun, yung tamang goal. Pero dito, ganun din siya. Aba, kung mamatay rin lang ako, sana ma-accomplish kong mas maraming maligtas at yung mga to, mga tinuturuan niya. Di ba? Naalala niyo si sininutulog? Eutychus. Biruin nyo, nag-upisipol, natulog. Kaya magandang ano yun eh. Minsan may humor din na scripture, di ba? Kaya yung mga pastor, ganun lagi eh. Hoy! Kaya matutulog. Ganun ang kailangan si Eutychus. Namatay. Buti na lang, nabuhay ulit. Ano rin, ang galing. Natandaan nyo na, Eutychus. Kaya pag antok-antok, Eutychus! Okay, kaya yan, alam niya niya, magtatagal pa siya kasi nga, alam niya, ginagamit siya ng Diyos at talagang gagamitin siya, okay? Lapit na tayo. That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. So again, nakailang journey po si Paul na tatlo, and then last sa Rome, doon na siya. Sabi nila, lapit na tayo. Sabi ng iba, nag-continue, whatever. Still, iba, din niya na nakita, okay? Pero gusto niya, sa Pilipinas, gusto niya makita ulit. So, ibig sabihin lang niyan, binibigyan ng hope. Ako, meron na akong death threat eh. Parang ganun, di ba? Sino may death threat sa atin? Di ba? Ganun eh. Death threat. Hoy, huwag ka maglalabas yan. Titirahin kita. Ang hirap ng ganun, no? Yan sabi niya, hindi, makakasama ko pa yan. Next. Only let your cause, ito na. Mga kapatid, tignan natin na hindi lahat yan positive, hindi yan sigurado lahat. Okay? Hindi ibig sabihin, anak ka ng Diyos, sigurado ang reward. Marami. Hindi, sabi siya, only let your conversation be as it become the gospel of Christ. Okay? Aralin natin yung word na become it. Anong isabihin ng become it? Become. Naturo ko na rin dito to eh. Sino makakalala? Ano yung sabihin? Sabi yung become is maging, di ba? Ano pa yung isang ano niya? Meaning niya? Na obviously, hindi ganito to eh. Magiging gospel ako. Ano yung sabihin nun? Hindi ako magiging gospel. Ano yung sabihin ng become the gospel of Christ? Diyan na. Alala mo ba? Alala niyo yung kwento ko sa military? Hindi niyo naalala. Yung, kasi sa amin dati sa military, si 80 pa lang yun ha. Ang tawag sa amin, pag unari, officer ka, dapat smart ka, di ba? I mean, snappy yung itsura mo. E pag medyo long hair ka na, unbecoming ka! Yun ang tawag sa amin dati. Ano yung sabihin ng becoming? Become. Ha? Pleasing? You're unbecoming of an officer. Ano yung sabihin nun? Hindi ka? Fit. Or sabi dyan sa dictionary, suitable. Okay? Ilang beses lang ginamit sa King James, pero ginamit to ilang beses ko na inaalala ko last time yung become it. Basta, natin. Para may matutunan yung ibang bago. Inabanggit ko na to dati. Become sa New Testament lang. Yung become na yan, ayan yung common definition, okay? Ito tayo sa Christ. Eh, nang ayon, hindi. Nalimutan ko. Sound doctrine yan. Ito. Ayan. Ito. But, pakibasa. Ready? Titus 2:1. Ready? Go. But speak thou the things which become sound doctrine. Okay. So, salitayin nyo tayo yung mga bagay na magiging sound doctrine. Ganun ba yon? Hindi. Kasi nagsalita ka tapos naging sound doctrine. Hindi ganun. Yung sasabihin mo pa lang, dapat sound doctrine na. So, ano yung sabihin ng become sound doctrine? Suitable. Yung sabihin, tama, matapat, straight,
makatotohanan, yung sabihin nun. Kaya, balik tayo kasi bilang ginamit yan eh. Ito, naano ko agad yan eh. Nung pag nagbabasa ako, alam ko agad iba yung definition nito kasi, yun nga, yung familiar ako sa term na yun na unbecoming or becoming. Ibig sabihin niyang, tuloy tayo dito, only let your conversation, conversation is manner of life. Ibig sabihin niyang kung paano ka mabuhay. So, paano ka pagpapalain ng Diyos? Yung sinasabi ni Paul na ine-expect niya sa punong-puno ng pagpapala. Kayo, paano? Eh, ganun din dapat yung inyong manner of life, conversation. Pwede rin speech yan, pero madalas siyang conversation sa Bible, sa New Testament, yung manner of life, yung paano ka mamuhay. Okay? Eh, sabi daw, dapat yung pamumuhay mo suitable sa gospel of Christ. Ibig sabihin, kung ligtas ka, umayos ka ng buhay mo. Amen? Kaya hindi pagdudunan, ligtas ka ba? Dalawa daw yun. Pag tinanong ka, ligtas ka ba? Yung positive, ligtas ka ba? Sabi ko na nga ba? Kasi hindi ka nagmumuhay or something. Basta positive, di ba? Yung isa naman, ligtas ka ba? Bastos ng mukha ka, ligtas ka ba? Yan. So, dalawa, depende. O sana daw, pag tayo, ligtas daw, okay, salamat sa Panginoon. Kasi, hindi naman yan mahirap, eh, no? Libre yan, tinanggap mo lang Panginoon, salamat. Pero, dapat yung pag-uugali naman, attitude mo, tsaka siyempre, yung ginagawa mo, dahil ikaw yung ligtas, eh, match, suitable. As in becoming the gospel of Christ. Okay, naintindihan na, ha? So, ginaganyan ko yan para maano kayo magbasa din, maintindihin niyo, minabasa niyo. Then whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs that you stand fast in one spirit with one mind striving together for faith in the gospel. So, bigyan ko na kayo ng background na kasi dito sa Philippians, may particular siyang sinabihan dito, hindi nagkakaisa. Sino yan ay? Alala mo yan? Si Eudias, saka si Sintiki. Okay, later babanggitin yun. Pero ito sinasabi, chapter 1 pala, sinasabi niya na, may magkaisa kayo ha. Kunwari, ano ba, sa atin? Ayun lang, yung mga design-design dito, kaya yung gagawin natin sa church. Minsan yung iba, hindi nagkakasundo. Simpleng bagay, hindi alam mo paano magkakasundo. So, dapat hindi ganun. Sabi dyan, wala man ako dyan. Yung, minsan pag yan dyan yung leader, nagkakaisa tayo. Pag wala na, wala na. Ibig sabihin, alam nyo na yung gagawin nyo, pero kaya ka lang sumusunod kasi andyan yung ginagalang mong leader. Eh, minsan nga, wala eh. Kaya sabi ni Paul, andyan man ako, wala man ako. Gusto ko pag marinig ko, nagkakaisa kayo. At pag sabi stand fast talagang nagkakaisa at matibay. Tandaan nyo po yan, minsan, wala yung leader nyo. Anong gagawin nyo pag wala na yung leader nyo? Alam nyo na yung gagawin nyo. Alam nyo, dapat di kayo magkagulo. Alam nyo, dapat, ang gagawin nyo, basically, anong gagawin nyo? Gawin nyo pa rin. Eh, kaso walang leader eh. Ano siya sabi sa salita ng Diyos, yun na yun. Eh, hindi maintindihan eh. Intindihin nyo. Magbigayan, pag kailangan magbigayan. Amen? Obviously, talaga mahirap minsan pag wala yung leader. Pero, gumawa kayo, may mag-lead dyan. Sana may mag-rise up dyan na leader. Eh, hindi madali mong lead po, no? Lalo pag yan, kunwari dito, bigla akong nawala. Si Brad, wala din. O sino magli-lead ngayon? Wala na mo ng church. Diba? Yun na nga, yung ganyan po yan, may mag-rise up dapat. Ngayon, pag may nag-rise up niya, supportahan nyo na lang kaysa wala. Tandaan nyo po yan. Kaysa naman magkagulo kayo, hindi, mas pogi ako sa'yo. Hindi, mas sinauna ako sa'yo. Mas matangkad ako. Ay, mas maganda boses ko. So, talino ako, doctorate. Huwag na yung pagaling yung ano yung kailangan, basta isang spirit, yun na yun. Amen. Andahan nyo po yan, mangyayari at mangyayari yan. Again, ganun eh. Huwag sana, pero sakali lang. At nangyayari po yan. Kaya ang inaaral natin, hindi natin alam kung kailang mangyayari. Okay, kaya ganun si Paul, ganun din kami. Gusto ko, nagkakaisa kayo pag wala kami. Amen? Ang pinagulang niya, sabi dyan, oh, striving together for the faith of the gospel. Isa lang naman ang gospel. Meron pa ba tayong ibang susundin? Eh, yung mga medyo, ano, mahirap intindihin. Oh, yun, pwede pag-usapan. Amen? Tuloy natin. Ito, maganda pa rin to. Dito tayo magkatayo. Ilang minutes na ako.
Yun lang. Meron pa tayong 3 verse, pero gusto kong elaborate itong 28. Ano ko na dati ito eh. Dati kong memory verse. Sabi dyan, in nothing terrified by your adversary. Ibig sabihin, hindi ka natatakot. Yan nga, ano eh, by life or by death. Mabuti nga kung papatay ka lang, paano kung to-torturing ka, di ba? Naalala niyo si Saul. Takot si Saul, patay mo na lang ako, kaysa naman mahuli ako. Misa kasi ganyan yan, yung mga kalaban natin. Pero sabi ito, hindi siya takot eh. Ba't hindi siya takot? O nabanggit niya na kanina, I'm set for the defense of the gospel, pero may binagay na naman siya dito, para naman sa iba, tao, no? So, huwag kayo manalakot sa mga yan, no? Ay, pwede yung gawin, kaya nilang gawin yun, gagawin nila yon. Talaga? Sabi ni Paul, oo, kasi, pero ang shinif naman niya yung focus niya sa ibang bagay, sabi niya dyan, oo, gagawin nila yan, pero, ito yan, gagawin nila yun kasi ito, evident token of perdition. Ano yung sabihin nun? Kasi nga, hindi sila ligtas at hindi lang sila ligtas, anak sila ng demonyo. May mga ganyan po kasi sa kanila, naalala niyo yung mga Hudyo, gagawin niyo po, lahat, hindi lahat ng Hudyo ha, pero karamihan. Lalo yung mga leader nila nagalit talaga kay Jesus, gagawin nila yan, gagawin nila. Handaan niya, kaya hinahandaan niya. Ang hirap naman ito, di ba? Kailangan natin siyaran. Kasi sabi ni Paul, pag galit siya kay Jesus, galit na galit siya sa gospel, ano yan? Hindi na ordinary yung tao yan. Alala niyo yan? Hindi lang unsaved basta yan. Kaya sabi niya, evident, pag sinabi evident, kitang-kita, pag sinabing token, alam niyo yung token, ibig sabihin na patunay na siya yun. Pag sinabi perdition, impyerno. Ang sabihin nun. So huwag ka na maingit sa kanila, huwag ka na magduda, pag galit na galit sa gospel, sa Panginoon, alam na. Okay, ganun yung, isipin, huwag ka nang, ano, malito, magpasalamat ka na lang, hindi ka ganun. Okay? Evident token of the, but for of you, kabaliktaran na naman, kung sila, galit sila sa gospel, galit sila sa Diyos, galit sa Jesus, sigurado, impyerno sila, ikaw naman, ano. So parang inaano ni Paul na, in-encourage sila. Ganun po yung tono niya ngayon naman. Eh siya, sigurado yung pedo ikaw, siguradong ligtas. Ayaw mo nun? Oo nga, no? Di okay na yun. Mas at least, parang inaano niya, sineset niya sa atin yung pattern nga na, yes, galit talaga sila kay Jesus kasi nga hindi ligtas eh. Okay? Especially yung mga ang demon. So okay yun, sabi niya. Okay lang yun. Ito na. For unto you it is given the behalf of Christ. Again, parang hinahanda ni Paul yung mga Kristiyano. Kasi nga, okay, ligtas na kayo, pero hindi lang yun ang binigay sa inyo. Okay? Hindi lang yun. Salamat at salamat kayo na lang pala tayo sa Panginoon, pero alam nyo may kasama yun. Okay? Ano yung kasama nun? But also to suffer for his sake. So tinawag ka niya na para kayo maligtas, una, manampalataya, pero alam nyo ba, para mas masaya. Para magkakasama tayo, di ba? Ang Panginoon na persecute, ikaw gusto mo, hindi. Ano mas masaya? Di ba, pag may kaibigan ka talaga mahal mo, okay. Kawawa naman yung kaibigan ko, Google Pin. Anong gagawin mo? Makisama ka nun, at least Google Pin man kami, patay mo kami. Ano? Mga tema ko, hindi ko. Yun lang naisip ko kasi parang ganun eh, di ba? Alam mo na eh. Alam mo na. Inalaw ng Panginoon yun, siya nga, pinersecute, pinatay. Umahal mo siya, samahan mo na lang. At habang nakagugulpi kayo, imagine nakagugulpi kayo, di ba? Bilang Kristiyano, nakagulpi tayo, talo na naman tayo, nagulpi na naman tayo, napaya na naman tayo. Okay lang, ganyan din ang Panginoon eh. Amen? Amen. Yun yun. Obviously, ang ating hope is yung eternal rewards. So yun po yun. Kaya sabi dyan, having the same conflict which is so in me and now here in me. So yun na nga, ibig sabihin, kung makulong man kayo, nakulong din ako eh. Diba? Yun ang sinasabi ni Paul. So ngayon, obviously, hindi natin gustong ma-persecute hanggat maaari ng kagagawa natin, obviously. Pero ang kabutihan naman ng Panginoon ay andun yung protection niya, actually. Amen? Sabi nga sa inyo, nung ako ay nag-against dyan sa lockdown, sa COVID, halos wala akong kasama nun dito. Lalo na nung talagang ganyan, no? Yung mall is, inaano na yung mall. Nagbumaliktad po, karamihan nung kilala ko na dati. Galing, hindi, huwag yan, 666 yan. Ako, di ako 666 yan, ha? Hindi ko sinabing 666 yan. Eh sabi ko, yan ay precursor. Hinahanda na tayo, pinapakiramdaman tayo. Parang last time sinabi ko, pinupulsoan na tayo. Yan sabi ko, di ko sinabing 666 yan. Pero,
Hindi pa rin ako mapayag dyan kasi, yun nga, lumalapit tayo dun eh. Ginigipit na tayo, sinasampula na tayo. So, yung iba po, so ano, pakiramdam nung ano ka, parang kang, ano, isolated, hindi madali, man. Inisip ko lang nun, Lord, yung ano, ito na talaga yun eh. Naintindihan ko eh. So, laban lang. So, ngayon, hindi naman tayo nagsisi, man. Ngayon, sila na yung hiyang-hiya ngayon. Kaya, oh, ayaw na nila, touchy ano sa kanila, hindi nila i-bring up yan. Pero tayo, binibring up. Hindi para mapahiya sila, para ano ba, yung pattern makita na nila. Na minsan, may mga tao, pag malapit ka sa salita ng Diyos, nakikita mo, alam mo rin end times, okay, may pattern dyan eh. So, pag alam mo yan, hindi ka madaling lokohin. Hindi ako makapag-aral eh. Hindi, gusto mo maging mutant ka or something. Maging zombie or something. Susugal mo ba yung ano mo? Yung iba, sinugal na eh. Ginamit pa yung pangalan ng Panginoon. Lord, bahala na po kayo sa akin. By faith, ako yung magpapa. Pero parang malito, pero by... Ha? Pag sinabi by faith, nari-risk ka, sumusunod ka sa Diyos, hindi yung... parang, nari, tatanong ka sa bangin. Alam mo hindi ka dapat tumalon doon, kaya, eh, susundutin ka dito. Eh, sundutin mo na ako, hindi ako natalon dito, di ba? Ganun yung by faith, sundutin ako, pumatay man ako dito, or hindi. Pero hindi, Lord. Tatalon na ako dito kahit mali. By faith, hindi yung by faith. By ano yan? By, wala akong naisip na kalokohan, sorry. Anyway, sana po ay nakikita po natin, no? Naramdaman nyo ba yung ano, pinagdadaanan ni Paul? Ganda nito yung ginagawa natin. Bukod sa nag-acts na tayo, ito, letter niya to eh, hindi na kwento to. Sinasabi niya, naramdaman niya, kinakwento niya, naranasan niya, and then ina-encourage niya ngayon yung mga disciple na do the same. So, ganun din tayo. So, okay, mawawala every Thursday. Alam ko medyo na paggabi tayo. Ganun talaga. Dati ganyan kami. Alas 10 na kaming umuwi nun eh. Pag si Pastor napapasarap. Anyway, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Nakita namin yung lingkod si Paul. And actually si Timothy, kasama niya po dito. I pray na maintindihan po namin na wala kami pinagkaiba, Panginoon, sa time pang ni Paul. May ibang pagkakaiba, pero yung basic, Panginoon, na persecution, andiyan po yung totoo yan, yung attitude ng sanlibutan against us. Of course, ang kalabang Satanas, Panginoon, dyan din, gumikilos. So, I pray na aming resolve, Panginoon, ay andun, tiwala sa inyo, ay andun, ay po'y gitiwala. Iba po, Panginoon, na andun, wala pang ganong maturity at pangunawa, Panginoon, I pray na turuan niyo rin po sila dahil kami pare-parehong gitiwala sa inyo, Panginoon. May pinag-umpisaan kami. Una ay konti lang, atin-atin lang, basa-basa lang. But I pray makarating lahat sa ganong sinabi ni Paul, Panginoon, na mamatay, mabuhay, this just the same. Kami maglilingkod sa inyo. Kung mayroon pa kami pagkakataon, buhay pa kami, maglilingkod. Kung may mamatay, Panginoon, kami po'y mag-rejoice. Dahil alam po namin na kami po yaani na. So, makakasama namin kayo, Panginoon. So, alam po, Lord, as we end this year, I pray na kayo po ay mapasalamatan namin, Panginoon. Maalala namin yung dakilang bagay na ginawa nyo sa taong ito, Lord. We're looking forward sa next year, Panginoon, na makapagpapala din, magsubok, at victory, Panginoon. So, I pray for yan sa ministry namin, of course, preaching sa dito, Lord, San Mateo area, Mukina, Quezon City, and Montalban, nun po sa Lala, and even sa ibang bagay, Panginoon, online, mga kasama namin na kaibigan, to influence them, Panginoon, to do better, to more faithful to you, Panginoon, in terms of doctrine, and paglaban sa false doctrine, and encourage people to go soul winning, Panginoon. I pray na kayo pong malati, mag-iingat at magkapala, Panginoon. So, ilang po, Lord, ulaan niyo rin po yung mga personal mga pangailangan ng bawat isa, mga inalapit din po sa inyo, Panginoon. Kaya pong magbigay ng matuparan according to your will, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, pray. Amen.